ikalawang araw ng ating Triduum sa pagdiriwang ng 444 na taon ng pagkatatag ng Diocese ng Maynila noong taon 1579. Sa ilalim ng unang obispo nito, si Padre Domingo de Salazar, misyonerong Dominico. Paano nga ba ang pinakamainam na paraan ng paggunita sa yugtong ito sa kasaysayan ng ating bayan at ng ating simbahan? May panukala ang ebanghelyo natin para sa araw na ito. Una, pahinga. Come away by yourselves to a deserted place and rest for a while. Lumayo muna tayo at magpahinga. Sa matandang tipan, nakapaloob na ang diwa ng banal na pahinga. Tuwing araw ng Sabado at tuwing taon ng Hubileo, tumitigil sa paggawa, wala munang abala. Pinagpapahinga ang lupa, pinapatawad ang mga utang at kasalanan, inaalala ang paglilikha ng Diyos. Ganon din sa diwang Kristiyano, ang lohika ng araw ng Linggo, ang pagtatakda ng isang araw para sa Panginoon, pag-uwi sa pamilya, pananatili sa tahanan, pagsamba sa Diyos, paghinga ng malalim sa Espiritu Santo. Take note, banal na pahinga, hindi tamad na pagtunganga. Ikalawa, paggawa ng mabuti. His heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd. Ang tunay na pagdiriwang ay hindi lang ang panlabas at mababaw na kasiyahan, hindi lang ang paparty-party, kundi ang pagbabagong loob tungo sa kabutihan, sa pagkakawang gawa at pakikipagkapwa. Sa okasyon ng 444 na taon ng Diocese ng Maynila, nabiyayaan tayo ng pagdalaw ng mga relics. Gamit, damit, bahagi ng katawan ng mga banal na pintakasi ng Maynila, sina San Francisco de Assisi, Santo Domingo de Guzman, Santa Rosa de Lima. Magbibigay galang at parangal tayo sa kanila, hahalik, papahid, hihingi ng grasya. Ngunit, pagkatapos nun, ano na? May magbabago ba sa atin? O babalik din sa dating gawi at lumang ugali? Sa dalawang aral ng Ebanghelyo natin ngayon, mas mabisa at may talab kung ang pagdiriwang ay may tamang timpla ng banal na pahinga at pagpapakita ng habag sa kawan ng tupa. Kapag mag-uukol tayo ng panahon para huminto, huminga, manalangin sa Diyos. Kapag sa paglabas natin ng gusali ng simbahan, gagampanan natin ang pagiging kasapi ng simbahan. Ang paggawa ng mabuti, pagtulong sa aba, pagmamahalan.
Hindi lang tungkol sa nakaraan ang pagdiriwang na ito. Ating kilalanin at ipagpasalamat ang biyaya ng kasalukuyan, ang buhay ng simbahan at ang buhay na simbahan ng Archdiocese ng Maynila. Ang paglago, pagdami, ang patuloy na paglalakbay ng mga sumasampalataya. At sa diwa ng sinodo na umiihip sa simbahan ngayon, tayo ay nakatanaw din sa hinaharap, sa pangako ng Diyos, sa katuparan ng propesiya, sa pagsapit ng kaharian ng Diyos, sa pagbuo sa sangkatauhan, sa kaligtasan ng mundo. Maligayang kaarawan, Archdiocese ng Maynila. Magpahinga at magpatuloy sa pagpapastol sa kawan. Please stand.